Inanunsyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH Nueva Ecija 2nd District Engineering Office nitong ikawalo ng Nobyembre ang nakatakdang rehabilitasyon ng Santa Rosa Bridge na nasa kahabaan ng Santa Rosa Tarlac Road sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayon kay District Engineer Elpidio Trinidad, ang pagtatanggal ng mga linya ng telekomunikasyon at ng barangay hall ay isinagawa upang mas mapadali ang implementasyon ng nasabing proyekto. Dagdag pa niya, maglalagay ng 2.7 meter na vertical clearance upang mapigilan ang pagdaan ng heavy vehicles katulad ng mga bus at malalaking trucks at magpapaskil din sila ng traffic sign upang siguraduhin ang kaligtasan ng mga motorista at commuter. Maaari namang makaraan ang light vehicles kabilang ang electric jeepney o e-jeep na bumabiyahin ng Kabanatuan papuntang Zaragoza at Tarlac. Nakipag-ugnayan na rin sila sa lokal na pamahalaan ng Santa Rosa at mga otoridad para sa pagmamando ng trapiko. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Santa Rosa, ang gagawing pagsasaayos ng tulay ay kinakailangan upang maiwasan ang panganib at perwisyong maaaring idulot ng tuluyang pagkasira nito. Samantala, narito ang rerouting plan para sa malalaking sasakyan o heavy vehicles. Para sa mga galing ng Kabanatuan at papuntang Gapan o Bulacan, maaaring lumiko pakaliwa sa Pedro Manubay Bypass Road, dadaan ng Cesar Angeles Bypass Road at lalabas sa Barangay Luna patungo ng Tabuating Bridge. Sa mga galing naman ng San Leonardo na patungong Kabanatuan at iba pang lugar sa norte, maaaring lumiko pa kanan sa Cesar Angeles Bypass Road at didiretso sa Emilio Vergara Bypass Road. Pinapayuhan din ng DPWH ang ibang motorista na bagtasin ng Santa Rosa Bypass Road o Santa Rosa Jaen Road bilang kanilang alternatibong ruta upang makaiwas sa matinding trapiko. Inaasahang sisimulan ng rehabilitasyon ng Santa Rosa Bridge sa Miyerkules at tatagal ito sa loob ng 9 na buwan. Paul Lumba, para sa Infra Bulletin Online.